Okay na po. Maraming salamat po. Tech DP! Tech DP. Okay. Sige na. Maraming salamat po. Sino po sasalita? May sasalita po ba? Wala. Wala daw. So yan po mga kabay, naging ganap dito sa may liwasang Bonifacio kung saan nasaksihan po natin ang panawagan suporta para kay BP Inday Sara Duterte. So at nakita po natin no, yung mga naging kaganapan at kung saan narinig po natin ang mga sinabi po ng si Sir Daniel Loblesa. So ito po, may interview pa rin po siya mga kabay ko. Ay, sorry. Okay na po tayo. Ito lang tayo sa check, check. Slow yan, go pala yan. Muna po. Bali, ito pa yung parang ano, sama-samang effort na parang simultaneous, wala pong nakikita sa inyo, wala ako kaya kayo lang ang pumunta dito sa luwan. Magandang lang po yun. Ang nangyari po ngayong gabi po, nagtawag po ako ng suporta po kay BP Sara dito sa lungsod ng Maynila, dito po sa LCR. Kasi po, alam naman po natin na sa Davao City po, mailita po ang suporta kay BP Sara. Kami naman po, mga taga Maynila, so ipinakikita lang po namin sa kanya, yung mailit pa rin po namin suporta sa kanya. Sir, nagpahayag po kayo ng pagkatismaya dahil sabi niyo kanina patuloy na sinisiraan, dinabating ko si Vice President Sara Duterte. Ano po ang masasabi niyo? Opo, doon po kami nasasaktan. Hindi naman po dahil kami po ay nagsisipsip o ano pa man, kaibigan po namin kasi si BP. At bilang po kaibigan, masakit po na nakikita mo yung kaibigan mo, nagtatrabaho po ng tama, wala pong masasamang sinasabi, pero araw-araw po sigo-sigo siyang sinisira ho ng ibang mga tao na hindi po namin malaman kung saan po nanggagaling yung galit po na yun sa kanya. Ano bang panawagan ninyo, sir, doon sa patuloy na naninira o mano kay Vice President Sara? Opo, ang panawagan lang po namin, magkaisa muna po tayo. Tigilan na muna po natin yung pagkakawata-kwata kasi nakakaawa po yung bayan po natin. Marami pong nagugutom, marami pong hindi makakain ng 3 beses isang araw. Ang panawagan lang naman po namin, magkaisa tayo kasi tayo po yung nanalo. Tayo po yung unity. Tayo po dapat yung magkakasama. Pero parang lumalabas po ngayon, parang opposition na po kami. Parang kaaway na po kami. Kaaway na po si BP Sara. Ang kinalulukot ko bilang kaibigan po ni BP Sara, eh bakit po ba, ano po ba ang galit sa kanya? Ba't po siya araw-araw sinisira? Kung sa 2028, sabi nga po niya, ilabas yun na po siya sa listahan. Kung yun po ang threat, hindi po siya threat, kundi kasama po natin si Sara sa pag-unlad, kasama po ni Pangulong Marcos. Kasama niya po kami. Magkakasama po. Tayo po ang unity. Sir, ano po yung mangyayari if ever na patuloy pa rin ang paninira? Ano pong maaaring gawin po ninyo? Ako personal, patuloy pa rin ang sigaw ng suporta sa kanya. Magtutuloy-tuloy pa rin ito. At ipakikita pa rin namin sa kanya na hindi lang sa Davao City o sa Mindanao ang suporta sa mga Duterte, kahit dito sa lungsod ng Maynila, kahit dito sa NCR, sa Luzon. Kahit na nandito rin yung mga naninira sa kanya, mas marami po yung nagmamahal sa kanya. So yung narinig namin na kahit so we will not, yung kung sasali, so dito ko lang na nakikasama dito, na magkatuloy yung paninira. We expect na magkantong mga activity ito kami. Opo, kinukonfirm ko po yun. Kami naman po, payapa naman po kami naglulunsad, karapatan naman po natin ito bilang Pilipino magbayad ng aming sentimiento. At patuloy po ang paninira sa aming pinakamamahal na kaibigan, Sara Duterte. Patuloy pa rin po kaming sisigaw at ipamamahagi sa mga Pilipino na kami po ay suportado pa rin namin si Duterte. Ipoprotektahan po namin. So yung panawagan niyo kay President Marcos sa gitna po ng sinasabi po natin na patuloy ang paninira kay Vice President Sara. Opo. Ang pakiusap lang po namin kay mahal namin Pangulong BBM, sir, pakitulungan lang po si Duterte Sara sa mga nangyayari ito. Kung ano po tayo ng unity, sana ganun pa rin po. Alam naman po namin na ganun pa rin naman po, lalo na yung pagturing niya po sa kanya. Ang kinasasama lang po ng loob namin, yung mga ibang tao po na ginaninira sa kanya, protektahan nyo naman po siya. Samahan nyo naman po siya. Kasi talaga yung pagmamahal namin sa kanya, ay ganun din po ang pagmamahal namin sa inyo. At tayo po yung unity. Tayo po yung nanalo. Dapat tayo po yung magkakasuportahan. Hindi po dapat maging oposisyon sa paningin ninyo si BP Sara. Sir, lasa lang po from my end. Bilang taga-suporta po ni Vice President Sara, ano po masasabi po ninyo doon po sa mga nananawagan na kailangan nang mag-debut sa pwesto si Vice President Sara bilang DepEd Secretary? Opo. Ako naman po, para personal ko po opinion, nagagampan naman po ni BP Sara ang kanyang patungkulan bilang kalihim ng edukasyon. Hindi naman po nagtatawag yung mga estudyante na magbitiw yung kalihim ng edukasyon.
at nararamdaman naman po ng mga estudyante yung pagmamahal niya doon sa mga estudyante, yung pagbabago ho ng DepEd, ramdam na po nila. Inihikayat ko po yung mga guru po na nakakaramdam ng pagbabago sa DepEd. Dapat po kayo po rin mismo magsalita para depensa rin pong inyong kalihim. Kami naman po, kaya pa po ni VP Sara na maglilingkod daw siya at maglilingkod din tutsuportahan namin siya. At sana man po, Pangulong BBM, magkaisa pa rin po tayo dahil tayo po ang unity. Sir, pangalan na lang po natin at anong organization po? Ako po si Daniel Noblesa po ng Inday Sara na Movement, kaibigan ni Sara Duterte. Isa rin po sa mga nagtawag noon 2021 ng Run Sara Run. Ako rin po isa sa mga parallel groups ng eleksyon. Kaya isa rin po kami, unity team. Kasama po si Bongbong Marcos at si Sara Duterte. Kaya po nalulungkot po kami na bakit po nangyayari po itong pagkakawatak-watak na to. So isang sigaw naman po. Isang sigaw-sigaw na tayo. Duterte! 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 Sara! 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 Yan mga kababayan, ano? Live na live ngayon dito sa Raya ngayon. Liwasang Bonifacio. Sara! Sara! Paano malalaman sa information? Yan, na kayo ay mga nandito na, siguro naman, gawa na lang kayo ng group chat or group, ano ninyo, na pagka-updatean kayo para malaman nyo yung mga advisory hinggil dito sa ginaganap natin ang pagsuport na kay VP Sara. Mabilisan lang po talaga to. Nagpapasalamat ako sa lahat na nagpunta. Sarili po nila yan. Wala ho kaming ilalabas dyan. Sila ho talaga yan. Kaya nagpapasalamat ako. Magkakaisa po tayo. Ang pakiusap lang po namin, pagkakaisa po. Sige po. Zero na yung answer. Bayan. Tama po sinasabi ni Sir, no? Kasi nga po, inaabangan po rin po ito. At wala po sa amin na confirmation eh. Yan po yung naging ganap at nakita po natin yung mga naging wala pong confirmation mga kababayan. Yung narinig po natin ang mga sinabi. Actually, wala naman po talaga ang Hindi po tayo nagpapayo. Kay VP Sara, protektahan natin siya, ipagdasal natin siya, at ang mensahe niya sa inyo, pasasalamat. At magtrabaho na tayo para sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan mga kababayan, biglaan lang po ito, no? At hindi po natin tiyak kung mayroon po itong permit na nangyari, no? Alright! So yun so, mga talaga, kababayan ano, po, sa lahat po na nanood ng aking live update dito mga, po sa ano, Maliwasang Bonifacio. Ay, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hindi ko talaga na anuhan no, din po dahil nga sa iniantay ko po ito, mga kababayan, wala pong confirmation, ano? At tanda po ito na talaga nga kanya-kanya po ito. Salamat po mga kababayan, sana po i-subscribe po ating YouTube channel para po, na, ano po ito, lagi nasusundan yung mga iba pa nating update. Huwag niyo po kalimutan na i-click yung notification bell ng at wala kasing ayan, permit po kayong updated at sa walang koordinasyon po sa mga nakapasakop. Funny. Hindi para sa sarili lang, kundi para sa ating lahat. Irish, picture na tayong lahat, yung mga kasama dito. Paribayo tayong Pilipino pagkatapos tayong siraan natin kapwa natin Pilipino. Dapat ipagmalaki po natin. Yung sisiraan natin. Picture tayong lahat. Dito kayong lahat. Kay Bonifacio. Para tatagain tayo ni Bonifacio. Thank you ma'am. Salamat po. Kanya-kanya ito mga kababayan. Live na live po ito sa Liwasang Bonifacio yung nagaganap ngayon. Ano ho? Sa Dennis Pampianza. Lagot po kayo sabi ni Nixon Inom. Lagot daw kayo. Lagot daw kayo mga kababayan sabi ni Nixon Inom. Bakit ikaw? Tanggap ka na ba? Nakatanggap ka na ba ng ano? Nakatanggap ka na ba ng ayuda at AEX? Kaya hindi ka nalagot? Ayan mga kababayan, no? Pero
ano naman po yan, basta siguro binibigyan lang po yan ng oras or mga ilang oras lang po yan, no? Ayan, nagpasukan po ang ating mga troll. Live na live po ito nangyayari ngayon, mga kababayan, sa Liwasang Bonifacio. Hoy! Kamay. Kunti lang daw tayo, kunti lang daw mga nandito, mga kababayan. Paano hindi ko kunti eh? Wala po talagang formal na ano yan. Kumbaga, kanya-kanya pong puntahan dyan, no? At hindi po namin na-confirm kami mga vlogger. Marami po kami na hindi po namin na-confirm. Naku nga eh, nakarating tayo ng Davao na sarili nating galaw, diba? Marami salamat galaw, muli diba? Sa inyo, mga kababayan, kung sa inyong panunood. Oh, diba, mga kababayan, sinurito ko nakapanood. Sa 17 daw sa Cebu, mayroon rally. Ayan, sa 17 sa Cebu daw, mga kababayan, no? At sana may confirm, kasi nga po pag wala akong confirmation, ako po, ang mahal ng pamasahin ng papuntang Cebu. Tapos makapunta tayo roon, walang magaganap. So, naku naman mga kababayan, di ba? Yung sa Davao, kita nyo naman, kukurukura na lang tayo nakapunta roon. Mga kababayan, ano ho? Kita nyo naman, hindi tayo prepared, no? Kasi nga po, wala naman pong nagbabayad sa atin. Wala pong nagbibigay sa atin ng budget para makarating po tayo sa mga event na katulad po nito, mga kababayan. Ano ho? Kumbaga ka, kusang loob po natin ito at tunay na pag-support po talaga dito sa ating mahal na Presidente Digong Duterte at ito nga po si Vice President Sara Duterte. Rally ng Barangay Bayan, sabi ni Rock Boys. Maraming salamat. Parang ang dating eh, parang malitang talaga, mamalitin talaga, pero tandaan nyo, no? Antayin nyo po, pagka ito po talaga ay nagsama-sama na po at mayroon pong coordination, ay nako, eh magtawag kayo ng ICC, papasukin nyo yung ICC, tingnan natin kung hindi magkusa yung mga taong bayan na lumabas. Kasi mukhang nang-uurat pa itong mga troll, no? Itong mga bangag. Kayo bang mga sabog at lutang at mga bangag? Kayo ba ay, ano? Kayo ba ay takot kayo sa ano? Matukhang? Or nakaligtas kayo sa tukhang? Sa mga nag-likes po and subscribe. Yung mga nandyan po mga kababayan, no? Salamat po sa inyo, mga kababayan ko. Sana po ay malamang sa malamang yung ibang mga troll. Para po i-update sa lahat ng mga susunod para rin update. At mga adik po siguro yan. Katulad ng kanilang presidente. Ayon kay Pangulong Duterte, mga kababayan. Hindi po tayo nag-aapos, ha? Ayon lang po yan kay Pangulong Duterte. Mga bangag siguro yan. Emily Nibuna. Hayaan natin magbunya mga bangag at mga lutang. Ayan, watching from Jinsan, Munib, Upa. Ayan mga kababayan, maliwanag po ito, no? Na talagang nangyari ngayon ay good evening, ano po ito, no? Yung magpicture-picture muna sila, ma'am. Gusto ko sana na tumakbo papunta roon ngayon. Kaso nga po mga kababayan, magkakaroon na po sa oras. Ngayon ko lang po ito nakita, no? Pagbukas ko po ng aking laptop, mga kababayan, ng aking computer. So, yung mga bangag at lutang, welcome po kayo. Ha, mga bangag at mga lutang, welcome po kayo. Antay-antay po kayo, no? Eh, willing, shoutout po sa inyo, ma'am, no? Pag-antay-antay po kayo, baka mamaya, maglabasa na po. Eh, itong mga OFW, marami pong nagsasabi na sana po, ano ho, magkaroon din kami ng rally sa ibang bansa, no? Ang mga OFW. Like naman po dyan, mga kababayan, ang mga nandito sa ating live stream ngayon. Kung hindi po kayo bangag at lutang at adik, paki-like na po, mga kababayan. Ano ho? Like na po ang mga normal na mga tao. Pero yung mga bangag at lutang, bahala na po kayo dyan sa buhay ninyo. Oo. Bahala na sa inyo si General Bantag. Kasi pag nanalo si General Bantag, ano ho? Naku po, kung galit ka sa droga, magpantag ka. Kung galit ka kay Bantag, magdroga ka. Di ba na PH? Oo, no to PI, no to addictos at tambalos-dos. Ayun na, ano? Takbo naman yan sa buto, makikita ko natin. Bakit ngayon sisiraan natin? Nagatente sa kayo lahat. Ilang taon pa lang silang mahigit ni BBM. Bakit sinisiraan nila? Tama yun sa ganang akin. Kaya kung yung sinabi na dito, mayroong konting ano, na kailangan na suporta. Kaya kami po ang dito. Okay na. Ibig sabihin talaga sa dadyan niyo pumunta rito para pagkita sa kasasa kayo. Opo. Ayang kita niya mga kababayan, no, talaga ano lang ito, ha? Dito lang ito sa Maynila ng mga tao malamang. Kasi nga po, ne? Kita niyo naman. Kanya-kanya lang po sila dyan ng pamasahe. Sa tingin ko lang, ano, at hula ko lang, mga kababayan. Kawawa naman si Lula, sabi ni Shirey, ano ho? Ayan. Pearl, no? Shout out sa inyo mga nandito lahat. Pakilike po, mga kababayan. Pakilike and share.
Pwera lang po ang mga sabog at lutang, no? Pwera lang po ang mga sabog at lutang. Hanggang ngayon, sa Duterte pa rin kami. Loyalist kami. Hindi kami sa pera-pera lang. Kahit saan kami makarating. Inday Sara pa rin. Inday Sara pa rin daw. So, sa, kasi may panibagong balita na naman nalabas ngayon na sinasalit si VP Inday sa kaso dyan sa ICC. Ganun talaga ang punong hitik sa bunga, pinupukol. Tandaan mo, sinabi ko noon sa'yo, di ba? Kapag sikat ka, bukulin ka talaga nila para pababain ka. Hindi naman kami matitinag eh. Kami pa ba? Eh, noon pa man hanggang ngayon, Sara Duterte pa rin kami. Ito nung sa, anong, sa marami kasi naninira kay VP Inday, meron na nanawagan resign VP Inday bilang DepEd Secretary, kahit nangunguna naman ito sa mga survey. Okay, ta sabi ni JL, oh, naku sir, di namin alam na may rally. Victoria Aquino, malangit na ang kamiliwa. Pinababa nila, eh di ba hindi, hindi na ba nila, hindi sila nagtagumpay. Ganun din, yung mga magaganda, binabato nila. Maliban sa mga pangit na gawain, wala namang tayong nakikita ang ginawa nilang masama. Kaya dapat buksan natin ang ating mga mata, paglaban natin si Inday Sara kahit anong mangyari. Dahil si Inday Sara mahal ang mga taong mahirap na katulad namin. Ma'am, matanong ka lang po, may ano pa masasabi niyo sa People's Initiative na inibistigan ngayon nga po sa Senado at nagkakaroon nga po yan ng bayaran. Ano pong komento niyo po doon? Uho pa din ang bagyo, hindi naman palaging bagyo eh. Sa buhay ng isang tao, dumadaan talaga tayo sa mga pagbabatikos. Hindi naman lahat ibibigay sa atin ng Panginoon na maganda ang ating buhay. Dadaan talaga tayo sa pagbabatikos. Lahat mapapagdadaan na din kay Sara yan. Lahat magiging successful. Yun lang. Dahan-dahan lang sa proseso. Idaan natin sa proseso. Lahat naman tayo magtatagumpay. Hindi ako naniniwala na kaya nilang pagbagsakin si Sara in Inday Sara. Dahil mula sa Davao hanggang dito sa Maynila, walang ginawang kawalangian si Inday Sara. Yun nga lang, naging nasa puso na ni Inday Sara ang pagtulong sa amin na pinapatikos nila hanggang ngayon. Diba? Tayong mga mahirap, palagi na lang tayo pinapatikos. Palagi na lang tayo kinukutya. Kaya, ang masasabi ko, ipaglaban natin si Inday Sara. Do or die, Inday Sara ko. So ma'am, bakit po, nakikita ko po sa inyo na talagang mahal na mahal niya po si VP Inday at ang mga Duterte. So ano pong pinagugutan natin ba't gano'n lang po katindi yung ating suporta? Hindi lang ako Bisaya, lumaki pa ako sa Mindanao. Gano'n na lang ang pagmamahal ko kay Inday Sara. Dahil laging kapitbahay siya. Naging kapitbahay siya ng kaklase. Kung saan ko binili. No high school. O dito, ano pangalan ko yan? Kaya, Jordan pa rin. Ang pinagugutan ko bilang isang ina. Nang kumagawa ka rin, Duterte, Sara Duterte. Ng bansang Pilipinas. Na magkita tayo ulit siya. Na gano'n na lang din ang pagtingin ko kay Inday Sara. Kasi wala naman ako nakikita ang ginawa niya sa walang yan. Supuntahan natin siya. Tingnan muna natin. Hindi yung agad-agad ang gagawin natin, hindi pangungutya. Subukan muna natin si Vice Presidente. Hindi naman lahat ng pagkakataon na sandaling pagkaupo, husgahan natin gagawin siya. Hindi naman sa natin ang picture niyo. Huwag yung agad-agad, husgahan natin siya. Plano kaya ako pag walang picture, di ko ikilala. Bago na siya umupo, di ba? Bigyan natin ng pagkakataon. Ma'am, nakikita ko po sa inyo ngayon na talagang very emotional po at naluha po kayo. Oo, noon pa man. Kasi ganun talaga ako magsalita. Pag mahal ko ang tao, mula sa puso, mula sa siwa. Ma'am, may pwede mong tanong. Sibo daw, Sibo, mga kababayan, sila magtitikol. Hindi, Mindanao. Ah, Mindanao. Taga Mindanao. Ako po yung vlogger din ng Duterte, Master Judea. Sa mga ipinabatong ano ngayon, kay Pulong Duterte, ngayon Pangulong Duterte, yung binabato ni Las Cañas ngayon, ano po masasabi nyo doon? Na ang Duterte daw ay mga mamamatay tao.
simple lang. Kasi yung ginawa nilang yun, pinapakita lang nila ang isang tao gumawa ng matuwid. Hindi naman lahat ng pagkakataon na tayo ay naging mabait, na wala na tayong ginawang makasalanan. Yung ginawa nila, pagpatay sa tao na yun may dahilan. May magandang dahilan. Kung meron man. Oo. Hindi yung pagpatay, basta na lang gusto nilang pumatay. May magandang dahilan kaya sila pumatay. May magandang bunga para pumukaw sa atin. Ano po yung pangalan yung ulit, Nay? Leslie. Leslie po. Opo. So, wala, maraming salamat po, Nay. So, medyo emotional kayo ngayon. Naluluwa-luwa pa kayo. Apo, kilala ko ng Peroy. Opo, paman. Opo, opo. Pag ako nagsalita mula sa puso ko, opo, mahal ko si Sarah. Mahal ko si Inday Sarah. So, yun nga po, eh, talagang ramdam namin talaga yung conviction. Kasi, ano, naging ina si Sarah, inalita ko. Apo. Siya naging nanay ng Kepet na ngayon. Nakatulong siya sa mga estudyante mahihirap. Sana ipagpatuloy niya yun. Ayun. Huwag siyang magpapadala sa pangungutya ng tao, sa pagpapakitos ng tao. Pagbigyan natin siya. Dugtungan ko po yung ka-answer niyo na kanina, no? Kasi dating issue na yan, yung kay Lascania, si binabalik lang ngayon, nire-recycle. Sabi nga ni BP Sarah, bagong script daw. No? So dati wala naman si BP Sarah dyan, ngayon dinadamay nila. Alam mo kung bakit? Dahil hindi nila kaya si BP Sarah. Tumpak yun. Yun lang totoo doon. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, pag katulad ng sinabi ko, magdaras ko sinasabi, kapag ang puno hitik sa buha, kinukukol nila. Yun. Apo. Inggit. Number one, inggit. Yun ang numero uno talaga. Pag inggit kayo, pikit. Diba? Ayan, marami na naman sa atin. Kayo. Kumuha kayo ng kabutihan sa kapwa nyo para maging legacy ng buhay nyo. Para maling kayo ng kapwa nyo. Yung pa, isa. Mamahalin kayo ng kapwa nyo, ng taong bayan. Mamatay ka man, hindi ka duduraan. Ipakita mo yung gawa, hindi lang gawa. Opo. Tama yun, tama yun. Hindi lang salita. Ako, senior citizen na. Opo. May ginawa ko sa barangay ko, may ginawa ko sa kapitbahay ko. May gagawin din ako. Opo. Bago man lang ako mamatay, mawala sa mundo. Inday Sarah ang lumalatay sa puso. Okay. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta. Sama-sama tayo. Ah, meron pa, wait lang. Kamu naman is. Yan na, yan na. Ano masasabi niyo po sa panawagan ni Mayor Basti Duterte na mag-design si PBBM kung wala na siyang pagmamahal sa tayo? Madalas naman ganun ang ginagawa nila. Pinag-design nila yung tao. Madalas naman ginagawa nila. Noon pa man si Marcos, di ba noon pinag-design nila? Nag-design ba si Marcos? Hindi. Dahil mahal ni Marcos ang bayan natin, ganun din dapat si Sarah. Huwag siyang mag-resign. Patunayan niya, hindi siya nagkamali sa ginawa niya. Noon ayaw niyang tumakbo, katulad ng sabi ni Sir Daniel, ayaw niya tumakbo, pinilin lang namin sa tumakbo. Nandiyan na siya, nakaupo na siya. Isulong niya ang kabutihan niya sa kapwa, ang pagmamahal niya sa tao. Di ba yung ano, di ba kasi, yung ano kung napanood niyo po yung sinabi ni Vice, ay ni Mayor Basti Duterte, na kung wala na pagmamahal si BBM sa bayan, kaya mag-resign na lang siya bilang presidente. Ano pong BBM? Ano pong komento niyo doon sa mensahe ni Basti Duterte? Pakishare niyo po mga kababayan, pakishare. Totoo lang. Like. Si BBM ang isa ako sa supporter ni BBM. Kung sakali man, ganun ang nararamdaman ng tao na dapat mag-resign siya dahil wala naman siyang ginawa. Yun ang salita nila, hindi ako ah. Pero dapat pagbigyan muna natin yung tao kasi sandaling taon pa lang naman siya, ilang taon lang naman siya nakaupo. Hindi pa naman tapos ang termino niya para patpatunayan niya na dapat siyang umupo. Huwag naman niyang sayangin ang boto ng mga sambayan ng Pilipino. Kung sakali man, yun ang opinion nila na pag-resignin nila ni BBM. Sa kanila yun. Pero sa akin, wag muna. Kasi hindi naman lahat ng officialis na uupo agad-agad. Ano yun? Ding, bato, darna, magic? Lahat, nasa kamay mo na, gagawin mo? Hindi, wag. Pagbigyan mo natin, gumawa sila ng kaputihan. Dapat mahalin nila yung tao. Niluknok nila para pagsilbi. Sigurado ka dyan sa balita mo na yan? Bakit sino man sa inyo? Huwag yung love at first sight. Pagkatapos, hiwalay agad, di ba? Dapat pag-aralan niyo mahalin ang isang tao. Mahalin niyo yung bayan niyo. Mahalin niyo yung kapwa niyo. Magtanim kayo ng pagmamahal. Hindi puro galit ang nasa puso niyo. Di ba? Sige, kapitan, salamat. Thank you po, ma'am. Ingat po. Salamat po.
Oh, yan, nag-iimis na si nanay. Like-like po tayo, sir, mga kababayan, sapagkat ano po, linulusog tayo ng mga mga BBM. Tinan nyo ha itong babaeng in-interview si nanay. Ay halata po na talagang ano po siya, no? Subscribe sa aking YouTube channel at mag-share din po siya, yung taong ito mga kababayan. Talagang lagi po updated sa lahat. Ano talaga siya, yung unity talaga. Nababanggit pa rin niya si Marcos na sabi niya, di ba, no? Ay bigyan daw po ng pagkakataon at chance, mga kababayan. Ano ho? So, ibig sabihin, mga kababayan, napaka-ano po ito. Napaka legit po na organic po ito na nangyayari ngayon, mga kababayan, sa rallying ito, sapagkat ang nangyayari po ay hindi po ito diniktahan at wala po rito mga tao na inutusan, kundi talaga kusa po ang lahat na nagpunta. Wala nga po masyadong announcement, no? At marami po ang mga gustong sumama nito, mga kababayan, sapagkat napakarami po ang nasa Davao kagabi ng ating pong ginawa po ng reaction video. Napakarami po mga kababayan ang gusto pong pumunta at natatanong po nito. Subalit wala po masyadong information sa atin, kaya hindi po natin ito na-announce ng maaga. Kung kaya ang marami po sa atin dito ay hindi po alam kung talagang natuloy po ito, mga kababayan. At makikita nyo naman, nakakaunti lang po talaga ang mga nariyan at nagpunta, mga kababayan. Ano ho? So tuloy-tuloy po tayo, mga kababayan, ano? At antabay po tayo lagi at patuloy po tayo magbasid, magmatsyak sa ating kapaligiran, sapagkat mga kababayan ay atin po itong sasamahan ang mga movement na Protect Duterte at ipaglaban po natin at dapat po natin iwasan po or dapat po natin, no? Dapat po natin ipagtanggol ang atin pong ano, mga karapatan, mga kababayan. Salamat sa mga nagla-like na, no? Salamat po sa inyo lahat at talagang ipagpatuloy po natin, mga kababayan, ang mabubuti pong nagagawa ng ating bayan, ng ating pong mga tunay at maayos po na mga lingkod bayan. Ito nga pong si Pangulong Duterte at itong si Vice President sa may malapit sa Sara Duterte, sapagkat ito pong sinasabi, di umano ni Pangulong Duterte, ito daw pong si BBM, mga kababayan, magandang, ay isa daw pong gabi, mga bangag di umano, mga kababayan. So talagang nakakalungkot, mga kababayan, na nagkaroon po tayo ng Pangulo na di umano ay bangag ayon kay Pangulong Duterte. At hindi naman po niya tinanggi yan. Ang sinabi lang niya, ito daw po si Pangulong Duterte ay nagpipintanil di umano, mga kababayan. So ayan po, mga kababayan, ano, live na live po ninyong nasasaksihan dyan nga po sa Bonifacio, Liwasang Bonifacio sa Maynila. At ang susunod po, mga kababayan, ay sa Cebu di umano, no? Sana nga po sa Cebu ay mayroon na pong confirmation po sa lahat ng mga vloggers, kasi ang mga karamihan po ng mga vloggers ay ano po yan, mga kababayan, talagang ano yan, yung malayuan po yan, at karamihan po sa mga vlogger ay organic pong pupunta, no? Kanya-kanya pong pera ang gastusan dyan. So mga kababayan, ha, sa susunod natin pagkita-kita, patuloy po natin itong samahan ang mga movement para po sa kapayapaan at kaayusan at ikaka-asinso ng ating bayan. Mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Ingat-ingat po tayong lahat at antayantay po tayo sa mga susunod na mga announcement. This is BMR Channel. Salamat po muli sa inyo lahat. Maraming salamat, mga kababayan.